Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose ni asawa ni Maria, si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si, si Maria. Kaya't ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglilihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita na ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mahalaga ang naging papel na ginampanan ni Jose sa kasaysayan ng pagliligtas, no? Na sa pamagitan niya ay napabilang sa banal sa angka ni David itong anak ng Diyos na nagatawang tao sa pamagitan ni Maria. Subalit ang nakalulungkot, bagamat malaki ang papel na ginampanan ni Jose sa kasaysayan ng pagliligtas, ay hindi siya masyadong ganun ka-popular, no? Kung ikukumpara natin sa ibang santo. Ang totoo ay, sa mga parokyang napuntahan ko, walang grupo na may debosyon kay San Jose. Wala as in wala. Sa lahat ng parokya, kasi ito'y panglima ko ng parokya bilang parish priest, ay sa mga dinadatan ko, wala talagang grupo na nagdebosyon kay San Jose. At dahil nga doon, isa sa aking apostolate, hindi pa man itong taong ito dumarating, ay to promote devotion to Saint Joseph. At ito ay pinasisimulan ko o sa pamumuno ng mga lay ministers of the Holy Eucharist. No? Gaya nga ngayon, ay ito'y ating pinasimulan na dito. Kumbaga tayo ay, siguro tayo medyo advanced mag-isip, dahil ngayon lamang ito pinopromote ng simbahan. No? Pinag-uutos ng Vatican na ipromote ang debosyon kay Saint Joseph. Isa ito sa dahilan kung bakit ang taong ito ay itinalaga bilang the year of Saint Joseph. Okay? And also the year of the family bilang, dahil si Jose ang head of the family ng banal na mag-anak. Okay? Kaya malaki ang misyon ng mga lay ministers. Ang sabi ng Vatican ay lahat ng mga male organization sa parokya ay sa atin naman ay pangunahin siyempre ang mga lay ministers of the Eucharist, no? So ayan, kaya sila ang inaatasan ko, inaatasan ng simbahan na siyang mag-promote ng devotion si Saint Joseph, sapagkat si Saint Joseph ay talagang modelo. Siya'y huwaran. Kailangan natin ng isang modelo, lalo na sa panahon natin ngayon na nasisira ang pamilya. Kailangan ng mga tatay na mga role model. Okay? Kailangan ng mga husband ng role model ng pagiging ulirang husband. At si Jose ay natatangi, no? Talagang siya'y karapat-dapat na maging huwaran. So ating pulutin ng ilang mga katangian itong si Jose, no? Una-una, pag sinabing San Jose ay alam natin siya isang karpintero, no? Hindi siya mayamang karpintero. Siya isang ordinaryong karpintero. Hindi siya mayaman.
Ang katibayan nito ay nang isilang kanya ang anak ni Maria, no? At ito bilang pagsunod sa tradisyon ng mga Hudyo ay dinala ito sa templo. At kung tutuusin, kung can afford si San Jose, ang dapat na ihandog ay tupa. Subalit, ang anong inihandog ni Jose, mag-asawang kalapati. Ito lamang ay isang pagpapakita na hindi mayaman si Jose. Hindi sila mayaman. Sila si isang ordinaryong carpenter. At sa kabila ng kanyang pagiging ordinaryo, ay meron pala siyang, siya pala'y sabihin na natin may dughang bughaw. May royal blood pala siya. Sapagkat siya pala ay nagmula sa talaangkana ni David, sa lineage ni David, no? Siya pala'y galing sa lahi ni David. Kaya nung ang anghel ay nagpakita sa kanyang panaginip, siya'y tinawag na anak ni David. You know, that is a very royal title, no? Anak ni David. Yun din ang address ng anghel kay Jesus, ni anak ni David. Yun ang address din ng mga tao kay Jesus, anak ni David. Isang royal title. Isang pagkilala na ito'y anak ng isang hari, no? Sa kabila ng pagiging simple, ordinaryong karpintero, siya pala'y anak ng isang hari. Anak ni Haring David. Isa pa sa katangian nitong si Jose ay he is a very compassionate and caring man. No? Compassionate and caring. Nang matuklasan niya ang babaeng nakatakdang paksalan niya, si Maria, nagbakasyon lang ito sa bahay ni Zacarias at Elizabeth. After 6 months, no, ay nagbalik itong buntis, no? Buntis. Siyempre, iisipin niya ay may gumalaw na ibang lalaki. Kaya ang pasyan nitong si Jose ay ayaw niya namang mapahiya si Maria. At alam din niya na maaaring ito ay mapatawa ng pakikiapid na ang parusa ay kamatayan. No? Sa pagsino mang babaeng nakatakda ng ikasal, ay kinikilala ng isang taong may asawa. At pag siya ay nagdalang tao, hindi dahil sa kanyang mapapangasawa, ito ay pakikiapid. Kaya minabuti nitong si Jose, nabigyan na lamang ng liham itong si Maria upang bigyan siya ng kalayaan bilang pagbabaliwala ng kanilang kasunduan. Ganun na lamang sana, isang lihim na paghiwalay para wag na lamang mapahiya si Maria at hindi na ito malagay sa panganib na baka siya'y patawa ng kamatayan. So yan ang isang katangian ni Jose. Very compassionate, very caring. Sa kabila ng kung talagang pumatol sa ibang lalaki si Maria, ang iniisip rin ni Jose, ay ang kapakanan ni Maria. So ganun ka siya kapagmalasakit, no? Iyon. Isa pang magandang katangian nitong si Jose ay ang kanyang malaking pananampalataya at ang kanyang pagiging masunurin sa Diyos. Kung babasahin natin ang Ebanghelyo, yung 4 versions ng Ebanghelyo, meron ba kayong nabasang dialogue si Jose? Meron ba siyang dialogue? Wala. Wala talaga siyang dialogue. Sapagkat he's a man of very few words at simple words. At itong si Jose, isang makikita nating katangian dito, siya'y bukas na bukas sa kalooban at sa pagkilos ng Diyos. Sa mga pagkakataon na nagpakilala sa kanya ang anghel sa kanyang panaginip, ay
hindi siya nagkaroon ng bahid ng pagdududa. Alam kagad niya na ito ang kalooban ng Diyos. Hindi niya ito pinagdudahan. Bagamat sa panaginip ito, ha, nagpakita ang anghel sa kanya sa panaginip, hindi niya ito pinagdudahan. Pagising niya, alam niya na yun ay kalooban ng Diyos. At ito nga ang kanyang ginawa. Gaya ng pagpapakasal niya kay Maria. Dahil ang sabi ng anghel, Jose, huwag kang matakot. No? Dahil ang asawa mo, si Maria ay nagdalang tao sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At dahil yun ay sinabi ng anghel sa kanya sa panaginip, naniwala, sumampalataya itong si Jose. At pagising niya, ay yun, pinakasalan niya itong si Maria. Isa pa na nagpakita na kanyang pananalig, pagtitiwala sa Diyos, ay sa isa ding panaginip, ay binigyan siya ng babala ng anghel na ang kanyang anak, ang si anak ni Maria ay hinahunting ni Herodes upang ito'y ipapatay. Kaya ang sabi ng anghel, no, lisanin ninyo ang lugar na ito at pumunta kayo sa Ehipto. No? So yun. Pagising nga nito yung si Jose, gayon nga ang kanyang ginawa. Iniligtas ang kanyang mag-ina patungo sa Ehipto upang ilayo sa panganib. So makikita natin mga kapatid, no, yung talagang matibay na pananampalataya at pagiging masunurin nitong si Jose sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kung ang taong ito, kung si Jose ay hindi man of faith, paghaharian, ang unang-una ay resistance, eh, pagdududa, panaginip lang yan. Yung bang ganon? Subalit, alam niya kung paanong kumilos ang Diyos. Sa isang taong may pananampalataya, ano ito eh? You can see beyond. No? Ganun ang pananampalataya eh. Nakikita mo o ano yung kalooban ng Diyos. Okay? Isa pa sa magandang katangay nitong si Jose, bagamat si ay hindi naman niya dugo, no? Hindi naman niya ito tunay na anak biologically. Kumbaga, he is not the biological father of Jesus. Ito'y kanyang itinuring at minahal bilang isang tunay na anak. No? At talagang siya'y naging isang mabuting tagabantay. Na yun, na ipakita yan doon sa dinala niya ang kanyang mag-ina sa Ehipto upang ilayo sa panganib. Okay? At talagang ano, no? Itinuring niya ang kanyang anak na si Jesus bilang kanyang tunay na anak. Alam niyo mga kapatid, sa kultura ng mga Hudyo, ang mga Hudyo ay isang patriarchal society, na nakasentro, ang sentro ng pamilya ay ang tatay. At nung mga panahong yon, ang mga lalaki lamang ang pinag-aaral, kadalasan ang mga babae hindi. At kung ang mga tatay lamang ang pinag-aaral, siyempre tatay lamang ang pwedeng magturo. Wala pa naman kasing mga formal school. No, wala pang ganun nung mga panahong yon. Kaya ang mga bata ang nagtuturo ay walang iba kundi ang tatay. So ngayon ba meron bang mga tatay na nagtuturo sa anak? Parang bihira, ano, meron man. Kadalasan na nagtuturo sa mga bata sa pamilya ay mga nanay. Pero mga panahong yon, mga tatay ang nagtuturo. Okay? At isa pa sa magandang katangian itong si Jose ay ang talagang malaking paggalang niya sa batas ni Moises bilang paggalang sa batas ng Diyos, no? Gaya na lang halimbawa nung ayon sa batas ni Moises, pag sumapit ng 40 days ang sanggol na lalaki, kinakailangang dalhin ang
ang sanggol, pati kasama ang ina, kailangan dalhin sa templo. Una, para ang ina ay dumaan sa isang ritual cleansing at ang sanggol na lalaki naman ay kinakailangan tubusin. Tinutubos. Dahil ayon sa pananampalataya ng mga Hudyo, lahat ng panganay na anak na lalaki ng bayang Israel ay sa Diyos. Dahil kaya lamang sila nabuhay, bago yung gabi bago sila tumakas ng Ehipto, nagpadala ang Diyos o nagsabi ang Diyos sa mga Israelita na pahiran lamang ng dugo ng unblemished lamb ang kanilang hamba at maliligtas ang mga panganay na anak na lalaki. Kaya naniniwala, sumasampalataya ang bayang Israel na lahat ng panganay na anak na lalaki ay sa Diyos, kaya dapat tubusin. So, iyon. Isa pa ay taon-taon, dinadala ni Jose ang kanyang mag-ina sa Jerusalem upang ipagdiwang ang pista ng Paskwa. Very diligently. Hindi ito madali. Unang-una, si Jose ay isang ordinaryong karpintero. Nagagawa niyang iwan ang kanyang trabaho at lisanin ang kanilang bayan upang maglakbay. Maaring ito ay mga tatlong araw na paglalakbay. Ginagawa niya ito. Dinadala niya ang kanyang mag-ina. At hindi natin alam kung paano natapos ang buhay ni Jose. Wala naman kasing nababanggit sa Ebanghelyo. Subalit ang isang bagay na malinaw, bago nagsimula si Jesus ng kanyang public ministry, bago iniwan ni Jesus ang Nazareth upang magsimula ng pagpapahayag ng kanyang misyon, wala nang nababanggit tungkol kay Jose. Kaya pinapalagay natin na si Jose ay maagang namatay. No? Maagang namatay. Bago nagsimula ang public ministry ni Jesus, wala na si Jose. Kaya nga si Jose ay tinutuwid na patron of happy death. Kung meron man tayong mga kapamilya na alam nating nagbibilang na lamang ng oras, nag-aagaw hininga na, ipagkatiwala natin sila kay Jose. No? Dahil siya ang patron of happy death. Nung mamatay ang aking mga magulang, ay pinagkatiwala ko sila kay Jose, no? Patron of happy death. Sapagkat lahat naman tayo ay mamamatay. At kung pwede lamang tayong makapamili, siyempre ang gusto nating kamatayan yung hindi na tayo naghihirap, di ba? Happy death. Si Jose ay patron of happy death. Okay? At dahil sa napakahalagang papel na ginampanan nitong si Jose sa mag-inang si Maria at si Jesus, dahil sa kanya ay naganap ang dakilang plano ng Diyos ang pagliligtas sang katauhan. Kaya nga si Jose ay itinalaga din at itinuring din na patron of the universal church, ha? Patron of fathers, patron of husbands, patron of carpenters, workers, and also patron of social justice. Okay? At si San Jose ay may dalawang araw ng kapistahan. Ngayon nga po, March 19 at May 1. Subalit ang talagang original, dati kasi wala pa naman yung May 1, ang talagang original feast day talaga ni St. Joseph ay itong araw na ito, March 19. Joseph, the husband of Mary. No? So kung tutuusin ay marami pa sana tayong gustong malaman tungkol kay Jose, di ba? Nang paano siya isinilang, kailan siya pinanganak, paano yung kanyang mga huling araw bago siya pumanaw, subalit walang nababanggit. Subalit isang bagay lamang ang nabanggit na lubhang mahalaga. That he is a righteous man, isang taong matuwid. At palagay ko yun ay sapat na. No? Isang taong matuwid. Kaya nga, tayo bilang mga mananampalataya ay
Gawin natin talaga si Jose na huwaran ng pamilya, huwaran ng mga husbands, at huwaran din ng mga tatay. Sa taong ito na ating pinararangalan, si San Jose.